Kita nyo guys. Yan. Ang ganda. Yung kanina sinabi ko na kailangan alam mo kung paano i-mix sila. What's up, Kaligwatics? Ako si Jong. Ako si Bat. Ako si Alex. At ito ang 8-Leg Aquatics. Welcome guys, isa kaming local pet vlogger dito sa Davao. Today ay may pupuntahan tayong isang cichlid house, no? At check natin kung ano mga cichlid na naandun. Ang cichlid guys ay mga fishes na colorful at nagiging alternative sa mga marine fishes. So today guys, not much more to say, puntahan na natin itong cichlid house na ito. Na kami ngayon sa cichlid house dito sa Davao. Yan. So ito guys, sa guitar, hindi, Scorpio Street ng Doña Luisa Phase 2. So pasokin natin guys, tara. Hey sir, good afternoon. Jong at si sir Alan. Hello sir. Good afternoon. Ang ganda ng lugar niyo sir. Saan kami pwedeng unang pumis? Dito, tara. So separately guys, no, naka-set up dito yung kanyang mga tanks for check this out, mga cichlids. Ayan, nakaka-amaze guys, ang ganda ng setup niya dito, ang lalaki ng tanks. Check natin itong unang-unang talagang eye-catching. Sir, may mga frontosa dito sir. Kaganda sir. Year na ba to sir? Mga 1 year old na. 1 year old na. Breeding na ba sila agad? Hindi pa, 3 and a half years yan sila bago mag-breed eh. Or maka-reach sila ng at least 1 foot or 12 inches bago mag-breed. Whichever is earlier. Ah, medyo sensitive din pala ang frontosa. Ang frontosa guys, ay nakikita sa West Africa, no, sa Lake Tanganyika. Ayan, yes, yan yung correct. Endemic siya doon. Naganda. Sir, nagbe-breeding ka talaga nito? Frontosa wala pa, but peacocks and embuna meron na. Embuna. Yeah, pero I'm waiting na mag-mature yan at saka i-breed ko. Wow. Yan ang pinaka-rare, kumbaga high-end na frontosa, ang Blusa Air Moba. Pinaka-high-end ng frontosa. Sir, di na ako magtatanong kung magkano to, sir. Ito, napansin ko, sir, ang ganda ng LED light to, sir, gamit mo. Yes, LED blue. Kasi yung frontosa, they live in the deepest part of Tanganyika. So, pag may lights, medyo hindi sila makarelax. So, kaya medyo dim siya kailangan. Deep. Tingnan mo yung ano nila, yung langoy nila, kaya medyo relax. Oo nga. Pero pag white ilagay mo niyan, mag-ambak-ambak na sila. Dito sa taas sir ay mga fry ng... Ito, hap, ito siya. Hap. Hap locromes, haps for short. Mm. Lepteros yung pangalan nito. Lake Malawi siya sir, tama? Lake Malawi po ito. Sa kabila, hap din yon. Hap din to. Taiwan Reef from Lake Malawi also. Taiwan Reef. Sir, lalaki pa to, no? Mga 5 to 6 inches. Ito sa kabila, sir. Ano to, sir? Ano rin siya ng Taiwan Reef din. Sineparate ko lang kay Bully yung dalawang yan. Yeah. Yun yung red flag sa cichlids nagpapa...
Ay, not all man. Depende, kailangan alam mo lang kung paano i-combine. Wow. Later, explain ko pag punta natin sa show town. Ang ganda. Tapos, dito sa baba, sir? Yung sa baba, meron tayong dalawang super red at saka yung karamihan na brown pa siya ngayon. That's red gadanggong. Color up pa pag ano, paglaki na. Siguro mga nasa ano yan siya, mga 8 to 10 inches paglaki. 8 to 10 inches. Feeling ko ang dami na yung matutunan dito regarding cichlids. Ito, sir, ay mga... Yan ay Pseudotropheus saulosi. Ang haba ng pangalan. Scientific name yan, sir? Scientific name. Saulosi for short na lang. Ako, sir, pag titingnan ko siya, parang tangerine lang eh. Pero iba pala siya, no? Yes, iba yan siya. Family ng imbuna yan. Ah, imbuna. You can see in the other tank, the same. Saulosi din. Ah. Pero may blue dyan. Yan ang female. Yan ang male. Ah, dimorphic pala sila, sir. Hindi sila pareho, ang male at female. Correct. Oh. Pag anak sa kanila, puro yellow. But pag mature na ng male, mag-turn into blue. Ang female, mag-remains na yellow. Yellow. Wow. Sir, normally talaga, ang behavior na imbuna is aggressive, tama? Yan ang aggressive, ang imbuna. Yan ang pinaka-aggressive. Nice. Dito tayo sa kabila, sir. Dito din, sa baba pa din. Ang ganda ng pagkalagay mo ng ilaw, sir, no? Talagang naplanuhan mo ng maayos. Nagko-compliment sa sand, sa bato, tsaka sa isda, sa kulay ng isda. Ito, sir, ano mga cichlid to, sir? Thank you. Sa ano yan, peacock din, Aloconara nayase, or nayase for short. Nayase. Yes. Ano rin, family din sa peacock. Tawag dito, blue yan siya pag mature. And then may konting red sa stomach na ano, sa stomach area. Umabot sila ng mga 6 inches, sir? Yeah, 5 to 6 inches pag mag-mature. Itong kabila, sir, sa katabi niya ay mga puti. Yan ay ventralis. Sir, parang rare to, sir. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. That's very, very rare. Tangganikan din na cichlid. Herbivore. Herbivore? Yes. So, algae wafer. Yes. And then, ano siya, yan, swimmer yan sa Tanganyikan. So, hindi mo pwede ilagyan ng imbuna yan kaya sayang lang yung isda. Ventrales kasi yung ventral fins niya tumataas. Ang mahaba. And sir, ito yung majestic tack mo sa taas. Guys, kita nyo guys. Yan. Ang ganda. Yung kanina sinabi ko na kailangan alam mo kung paano i-mix sila. For example, itong combination ng hops, peacocks, and imbuna. So, hops, peacocks, at imbuna. So, correct. Pwedeng ganun yung combination, sir. Correct, sir. Basta maliit lang yung imbuna. Kasi ang imbuna talaga yung killer, no? So, killer yung imbuna eh. So, pag maliit sila, at least ma-intimidate sila sa kasama nila na malalaki. So, itong napakalaki, sir, ito ay... Ruby red peacock. Ruby red peacock. Ito. Yeah, that's one. Ruby red peacock yan. Ganda na itong mga blue, sir, oh. Ang maganda, sir, sa cichlids, by the way, African cichlids, kay konti lang sila pakainin. So, less yung expense mo, kaya na-appreciate mo na malinis sila. Sir, hikari pinapakain mo? May hikari, kung anong available. Sa mga fry na carnivore, so yung frozen o worm. Nagba-bloodworm frozen ka. Frozen. Good tips, guys, no? So, hindi sila heavy eater. Yes. Pero, naturally, sir, talagang manghihingi sila, no? Kung lalapit ka, they yes, feel that so, they are always being fed, no? Correct. So, huwag kayong magpadala. Pag may cichlids kayo, huwag kayong padala. Kasi pag ma-overfed sila, pwera na dudumi yung aquarium nyo, may tendency pa na magkamalawi bloat or dropsy. Yung dagkog, laki yung chan. Yung chan, nahirapang lumangoy. Yeah. So, it's a prank pala nila, guys. So, pag sa tingin nyo, pag lalapit kayo, parang gutom na gutom sila, it's a prank. Ito sa taas, eh, maliliit na. Yan ay Alonocara usisia. Oh, ang galing mo, sir. Memorize na memorize yung scientific name. Or usisia lang for short. They grow big, sir. The same, basta peacock, mga nasa 5 to 6 inches lang. Pag mag-mature yan, yellow yung body, and then black yung taas, blue yung ulo. Tapos nag-iba yung kulay pag lumalaki, sir, tama? Correct. Oh. The more na maging colorful siya pag lumalaki, pag mag-mature. Sir, saan galing ang mga isda mo, sir? Meron sa Thailand, meron straight from Africa, tsaka meron akong binibreed na local. May straight from Africa, guys, di ko kaya yun, ah. Ito, sir, anong mga cichlid to, sir? Yan po ay, tawag dito ay Livingstoni, family ng hop din. Living
Rolling Stone, nabasa ko, sir, na may feeding technique pala sila, no, na magbabaro sila sa substrate, tapos paglalapit yung pagkain, pagbuhay yung pagkain, yun yung time na attack sila. Lalaki ang Living Stone, sir? Yes, so lalaki din yan. Basta hap, mas malaki siya sa pika. Ito sa katabi niya, sir, ay mga? That is, tawag dito, Red Empress. Red Empress. Red, yes, so hap din. At sir, mangunguna kung tama ako, Yellow Prince? Correct. Ah. Yan ang pinaka, ano, yan ang pinaka sikat sa lahat ng cichlids. Actually, 20 years ago, may cichlids na ako. Dalawa lang. Yung isa, Blue Kenye, at saka isa, Yellow Prince. Blue Kenye, at saka Yellow Prince. Ang ganda kasi niya, sir, kasi may black siya sa kanyang dorsal fin, no? Pag lumaki ito, port, sobrang ganda nito, guys. Yes. Ayan. Pinakamagandang cichlid sa Lake Malawi. Lake Malawi. Yan ang Yellow Prince. Dito sa baba, sir, ay mga... Ala? Yan ay mga... Rare to, sir. Rare. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Meron tayong 6 species diyan sa loob. 6. Yung isa, yung orange diyan ay Liliope. Liliope. Yes. Yung maliliit na parang lapu-lapu ay Yellow Calvus. Meron tayong Red Frontosa diyan at saka Red Burundi Frontosa. Red Frontosa at saka Burundi Frontosa. Madami din palang subspecies ang Frontosa, sir, no? Yes, madami. Akala ko isa lang. Pero all of them are in Lake Tanganyika. Yes, so kana yang tank na yan, Tanganyikan yan lahat. Meron tayong Julie Dichromis Dickfeldi at saka Brevis. Yan maganda sa Tanganyika na mention natin kanina na yung cichlids ay pagka kumakain, konti lang. The more na yung Tanganyikan, kaya malinis masyado yung aquarium sa kanila. Wow! Tips and knowledge, guys. Added knowledge natin. Kaunti lang palang ways na pinoproduce nila. Sir, pero may napansin ako, sir, may built-in na siya na scraper, no? Each tank meron, guys. Sa mga lalaki na tank, meron na. Galing! Talagang magaya nga to. Sa baba, sir, ay... At ano to? Demasoli ba to, sir? Ano yan siya? Julie Dichromis Dickfeldi. Breeding colony ko yan dyan sa baba. Breeding stage na to? Yes. So, so maliliit talaga sila? Oo, maliliit. Yung malaki nandun, no? Maabutin na 3 inches. Sa cave yan sila eh, kasi naglilay sila ng eggs. Hindi sila live bearer? Oo, hindi sila live bearer. Brooder, hindi sila mag-brooder. Oh. At ang sa kabila, sir, katabi niya ay... Eto, sir. ang ganda din, guys. Burundi Frontosa. Burundi. So hindi siya pareha nung sa kanina? Hindi siya pareha kanina. Mas common, pinaka-common na Frontosa yan siya. Sir, when you say, sir, feed them less, ilang beses ka nagpapakain sa isang araw? At least once a day. Once a day, guys. So normally kasi nalalaman natin pag isda, morning tsaka late afternoon or gabi. Yeah. Ito once a day. Tapos konti lang ang binibigay. Yes, konti lang. So ang ganda nito sa taas. Yan siya yung Philo, Tanzania. F1, ibig sabihin, yung parents niya ay galing sa Africa. Wild caught yung parents. Wow! Ang parents nito ay galing talaga sa... Aling lake yun, sir? Lake Malawi. Malawi. Malawi to clear. Wow, so may lima. Dito sa kabila, sir, katabi niya ay mga... Rusty from Lake Malawi din, family ng Imbuna. Imbuna? Yes. Ay, ito naka-build. Ginawa kong tank din. Ah, tank? May isda dito? May isda. Former, filter chamber ng koi pan. kasi nga, koi pan to dati. At saka guys, nagsimula pala si sir sa koi. Later guys, nakita nyo ang pan niya, nakaka-amaze. So ito sir ay mga... Sa lahat ng peacocks ito, Leptrinos redcaps, ito yung pinaka-rare, mahirap hanapin. Rare ito? Yes, napaka. Kung ma-research nyo, ang scientific name is Leptrinos redcap. Napakagandang species niyan. Ito sir, ano lang? Meron pala sa gilid. Ano to sir? Ano yan siya? Tawag dito, Spilo, Tanzania. Ito sir ay mga... That is Blue Ali, tawag dito, family din ng hap. Hap din.
na malaki na mga 6 inches at least. Ang ganda ng pagka-setup mo, sir, no, ginawa mo yung black ang background niya. Nang nag-improve talaga yung kulay ng isda pag lalo na pag nailawan. Sa baba, sir, ay mga diyan ay ano pa, maliliit pa, puro blue neon peacock. Blue neon peacock. Yellow yung ano, yellow green yung body and blue yung ano ulo at saka fins. Maganda rin paglaki. Ma-appreciate mo lang yung peacocks or most of the cichlids pag lumaki na. Pag lumaki na. Ayan. Kailangan lang talaga tiyaga, guys. Tsaka proper care, no? Para makita mong potential nilang itsura. Yes. Sir, paano ka nagsimula sa fish hobby, sir? Since kinder, bumili ng aquarium yung parents ko. Yung first isda namin is black molly and ano, swordtail. Doon talaga nagsisimula, no? Hindi na ako manood ng TV, doon na lang ako sa aquarium. Tapos sir, nabanggit mo na nagsimula ka din sa koi. Puntahan natin, sir. Ayan, happy. Wow, happy din pala ni sir yung koi. So guys, etong advantage pag sobrang laki na lugar mo. Yan, may garden, may limoncito si sir. So guys, nandito yung may gazebo siya. Tapos, check this out. Wow! Ito. 5 feet pond with very large koi. Yan, tapos may waterfall, guys. Gaganda, di ba? Napapakainin pa ni sir. Sir, anong pinapakain mo, sir? Ito, hikari, ano? Hikari color. Yung XL. XL siya, sir, no? XL siya. Wow. Twice a day pinapakain to mga koi mo, sir? Yes, no, twice a day. Sir, saan sila galing? Mostly Japan. Japan. May mga friends ako dito na Davao na breeders. So, pero yung parent, ang parent nila, Japan talaga galing. Japan galing. Dito ngayon sa pond ko, mga 90% galing sa Japan. Sir, sa mga interesado na magkaroon ng cichlid or matuto, no, sa iyo, galing sa iyo, paano kanila mako-contact, sir? Check muna nila yung ano, yung page natin sa Facebook na Cichlids House Davao. And then or they can visit us at 48 Scorpio Street, Doña Luisa Phase 2, Ecolan Matina, Davao City. So guys, nandito lang siya sa Ecolan, tapos madali lang siya i-locate, guys. Sir, anong contact number niyo, sir? 0918-848-2221. Wow, nice. Sir, salamat, sir. Ang dami kong natutunan dito sa pagbisita namin. At sana'y lumago pa ngayong cichlid keeping, tsaka yung koi. Thank you sa idea, sir, at mabuhay ka, sir. Mabuhay din, ano, Boss Jong. Mabuhay yung vlog niyo. Wow. Salamat sa visit. Thank you. Yo! Napaka-okay na napuntahan natin na cichlid house, no, dito sa Davao. Ang gaganda ng mga cichlid niya, guys, ang dami. Ang wide na variety na pwede mong pagpilian. Guys, bago tayo matapos, shoutout ko muna sina Marites Magay ng La Union Gapi Club. Hello sa inyo. Kay JMM Tao, Betacoy ng Zamboanga. Hello, sir. Kay Raso Dagar, ay sir, hello, ng Aba. And kay Zeron Laikap ng Aquamoon. Hello sa inyo. Kay Boss Al ng Milan City. Milan, Italy pala. Hello. Saludo ako sa inyo. Kay Boss Zeki ng Zamboanga. Kay Ryan Binatero ng Bugak Maa. Hello. Kay Miguel Antonio Estrada ng Aklan. Ang daming mga taga-Aklan. Kay Jemil Maverick Udtoha ng Bohol. Kay Van Ronan Novo ng Cebu. Hello. Shoutout sa iyo. At kay Ian Sanchez ng Angeles, Pampanga. Maraming salamat yung suporta. At guys, like, share, subscribe para mga members na rin dumami pa. At much more videos to upload in the future. Guys, see you on our next episode. Legs out!